time of the day, mga loves. So, we're about to prepare our hapunan. So, yung hapunan natin, mag-steak tayo. So, itong steak na hapunan natin, galing to sa Alde. Yan. Hinol ko to actually. Yan. They look good quality naman. Rump yung akin. So, mag-onion rings din tayo din. Tapos, mag-pepper sauce din tayo. Of course, packet lang. Yan. Ito. I really love this sauce. Parang siya yung parang nakaka- pagdagdag lasa talaga sa steak ba? Kasi si Mr. kasi ayaw kasi niya yung steak na piniprito sa butter. Yung amin kasi ginigrill lang namin and nilalagyan ko lang ng salt and pepper. So, mas masarap talaga yung piniprito mo sa butter din. Tapos nilalagyan mo ng garlic, rosemary. Pero ayaw yun ni Mr. Ano ba yung hinahanap ko dito? Nakalimutan ko na. Peas, then mushroom, then, ano no, tomato. So yung peas, ilalagay ko lang ito sa microwave. Ayay! Ubos na yung foil ko, mga loves. So, next time, when you go to Tesco, you need to remember na kailangan natin ng foil. First time ko itong matry itong mushroom na to. Itong brown mushroom. Normally talaga, as I said, white mushroom yung binibili ko. Pero wala sa kandi. Pan ko lang siya. Babasahin ko nga yung packet kasi I'm unsure talaga. I see, it says naman dito na do not peel. Wash before use. So, yeah. Kasi ba, I was thinking, baka puting mushroom lang to din, umitim lang kasi medyo ano na, luma na. Pero, yeah. Ito pala siguro talaga yung kulay niya. Pasensyahan, okay? Hindi ako familiar sa mushroom na to. And then, dalawang tomato. Dito. And yung rings. Kailangan talaga naming bumili ng mga bagong tray, mga loves, kasi ito, they're peeling off and they're not good. Isa na lang talaga yung tray na medyo okay-okay. Yung ginamit ko sa chips. So, ito na yung hapunan ni Mr. Enjoy, Mr. Dumudugo-dugo pa. Ito yung akin. Thank you. Chinap-chop ko yung ano, mga loves, yung meat
kasi. Sobrang thick kasi. Well, we don't, yeah, chop your own. Yeah, because it's quite thick. It takes a while to cook. Anyway, kakain lang kami and see you later. So, tingnan niyo. Ulan. Ulan na naman. Sa Pilipinas, sabi ni nanay, wala talagang ulan. Sobrang init daw. Ay, naku naman. Sobrang opposite ng weather dito at sa Pilipinas. Mag-ano ako mga loves? Mag-paplansya ako. We need to swap a weather sometimes. Philippines, di ba? Tapos na. Sa amin sa probinsya mga Palanga, sabi ni nanay, yung lupa nagka-crack na talaga, tapos yung mga damo patay na talaga, they are turning yellow or brown kasi walang tubig, kulang sa tubig pa, kaya ayun, namatay yung mga damo, tapos yung mga hayop namin kawawa kasi wala silang mainom mga loves, kasi most of the time yung hayop namin, pinapainom namin sila sa ilog. Eh, dahil sa sobrang init, natuyo yung ilog. So, ayun, pahirapan kung saan painumin yung mga hayop. Tapos, wala na din sila masyadong makain. Kasi yun na nga, dahil yung mga damo namatay, kawawa mga Palanga ba? At last week nga, yung farm namin nasunog. Hindi naman lahat. Counting area lang kasi I don't know if it is a wildfire, hindi namin alam kung wildfire or may dumaan ba, tapos na sigarilyo, tapos yung end ng sigarilyo ba tinapon at ayun nag-cause ng fire, we don't know. So mabuti na lang hindi talaga nag-spread yung fire kasi may mga tao din kasi na pinagkakatiwalaan namin at doon binantayan nila yung sunog. So, we're lucky. So, yung nasunog na area is may mga ano siya, mga bamboo. Sayang yung mga bamboo kasi malapit na sa, pwede na siyang ano ba, almost ready na siyang harvestin. Kaso, nasunog, ayun, pumutok yung mga bamboo. Nakakatakot naman talaga itong init mga Palanga, uy. Kaya nga, sometimes I wish na yung weather ng Pilipinas at weather ng UK, sana magpalit minsan ba? Minsan lang, huwag naman nating i-ano talaga, i-permanent kasi ang UK ay nako, konting init lang dito, yung mga tao magre-reklamo na sa sobrang init. Iba din kasi dito mga Palanga. Are you okay? Okay. May narinig ako sa bathroom. Nahulog. I don't know if you've heard that, but yeah, mister. So, dito din kasi, pag uminit talaga, yung mga bahay dito, they're not equipped sa mga mainit na panahon. So, wala talagang aircon dito sa UK. Well, hindi uso ba yung aircon? Ever since na dumating ako dito mga Palanga, wala pa akong nakilala na may aircon yung bahay nila. So, kaya pag uminit talaga yung mga Briton, parang as in, ang daming pawis. Sana no, yung summer nila maganda. I'm looking forward sa barbecue days kasi I like barbecuing. Lalo na sa charcoal talaga. Mas masarap yung barbecue ba pag sa charcoal talaga. And I'm pretty sure mga Palanga, if maganda yung weather, nasa duty ako. At pag day off ko, umuulan. Ay, nako. Typical. Kaya huwag na lang akong umasa. Tanggap ko na. Tanggap ko na yung weather sa UK.
Hello? What are you eating? Chewing gum. Huh? Chewing gum. What? A chewing gum. We're going to have a burping strip. Alright, see you later. Just need some straps, that's all. Could have got to strap the roof down to the block, you see. Otherwise it'll fly away. Okay. Yeah, in the roof you've got wood, haven't you, coming down? Yeah. You've got to put a strap on that. Screw it to it, and then screw it to the wall. Okay. To stop it doing. But just for temporarily. No, that's brilliant. All houses have them. Okay, I did not realize. Yeah, looking like your roof will blow away, darling. Okay. Is that for draining? Yeah. Right off. Bye, Chucks. All right. Take care. Yeah, it won't be long anyway. So. Take care, mister. Okay, now. And be good. Always good. Always good, Kuno. Always good. Anyway, mga loves, yung upload pala natin ngayon is yung may nakwento akong nasunog. Nasunog yung bahay nila, Ate Liza. And marami sa inyo ang nagtatanong, sino ang may nasunugan, ganito, ganyan. Hindi kasi nanonood, oy. Hindi nanonood ang mga vlog ba. So, unfortunately, yung bahay ni Ate Liza nasunog. Hindi ko alam kung ano yung cause, mga palangga, but nasa Cebu sila. And nasunog yung bahay nila, wala talagang natira. Kaya, kayong mga viewers dyan, manood din naman kayo. Huwag puros comment lang ba? So sabi ni Ate Liza ngayon, binigyan naman daw sila ng puro ng government, but kaunti lang. So, ayun, back to zero ba? But the main thing is they are all safe. That's the main thing, di ba? At ayun na, tumalis na si Mr. Meron lang siyang bibilhin doon sa Travis Perkins. Alam niyo, bumili ako ng pineapple sa Tesco. Hindi ko siya actually na-film kasi I was talking to my sister. And kung they're online kasi, I'm not able. Oh, nandito na. Nandito na, bilis si Mr. Kasi, when I'm talking to them, I'm using my phone kasi. Kaya nung binalatan ko yung pineapple, excited ako kasi sobrang laki talaga ng pineapple. Talam nyo, mga 3/4 of pineapple, bulok. Hindi naman siya bulok, parang... Ano siya ba? Parang bruise siya, tapos dahil hinugda din siya, naging ano siya, nasira siya. So, ito na lang yung natira. Ito lang yung nasalba ko. Yan. Hindi ko pa nga yan tinikman kung matamis ba. Hopefully, matamis. Hello, and you're back. I'm back. You're back. How is it? It's 2 o'clock, Miss Sue. Oh, for sure. God, I hate this girl. Huh? I hate this girl. I hate this weather. You hate this weather? Yes. Well, I was telling to them that we could
do a swap in the Philippines. Do a swap weather. Yeah. Yeah. Quite and you will be complaining, oh, it's too hot. Where's the measure? We have a measure on this, don't we? Thank you. Cheers. Bye. What is that? Shower tray. Kakauwilan ni Mister, tapos they are ringing to see na yung shower tray is ready. Ay, nako Mister. Never mind.